Fanatics, JDL or Joey De Leon naglabas ng kanyang saloobin patungkol sa kampihang naganap between GMA and Tape Incorporated. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magsimula sa ating mga updates this afternoon, ay nais ko po muna ang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na lagi pong nakaabang at nakaantabay sa ating mga videos. Let's watch seven. This video clip. Ayan, yun pwede ko sabihin. Yung mismo 7 hindi nagparamdam kasi ang sinasabi nila, ang kontrata naman nila with the producers. Hindi naman kami nagtatampo, pero hindi naman kahina-hinala din, pero kapuna-puna na wala silang sinabi. Labas nga ng saloobin itong si JDL or also known as Joey De Leon sa kanya pong sa issue patungkol nga sa kampihang naganap between Tape Incorporated and dito po sa nasabing GMA Network. According po kay Mr. Joey De Leon ay hindi po sila nakakita ng anything na suporta na nanggaling pa mismo dito po sa nasabing show. Sinasabi po ng network na ang nakakontrata sa kanila ay ang Tape Incorporated but not It Bulaga or but not TBJ. So sa kanya pong mga pananalita, if you're going to read between the lines of Mr. Joey De Leon, halatang halata naman po na talagang sumama ang kanyang loob dito po sa nasabing network dahil wala po silang anything na narinig na tumawag man lang o kinamusta man lamang sila. Hindi katulad ng iba, ginawa ng ilan sa mga sponsors and advertisers na talagang naka-lock in po sa It Bulaga, talagang naka-receive sila ng tawag kasi matapos po na pumutok ang balita patungkol nga sa pamamaalam nila dito po sa nasabing show, wala na po silang narinig na anything coming from GMA. Kaya naman, confirm na confirm talaga na meron po silang sama ng loob dito po sa network na nakasama nila for so many years, no? Pero according din sa kanya pong kanyang interview with Mr. Julius Babaw sa kanyang official YouTube channel, hindi raw di umano akalain ni Joey De Leon na magkakaroon po ng tug of war or agawan sa title ng It Bulaga. Hindi akalain ni Joey De Leon na ang simpleng titulong na isip niya ay may apat na dekada na ang nakakaraan ay pag-aagawan at pag-aawayan ngayon ng It Bulaga. Ito ang sentimiento na idinaan niya sa tila isang tula sa kanyang Instagram account kahapon, June 11, 2023. Ayon sa veteranang TV host, comedian, matagal-tagal ng panahon bago naging household name at kinasanayan ng tao ang noontime show na It Bulaga. Ngunit matapos ang 44 na taon, may mga puwersa raw na nais itong angkinin. Buong post ni Joey noong maisip binuo at minungkahi ko ang pangalang It Bulaga para sa aming palabas noong 1979, naramdaman kong kahit ito ang napili at tinanggap ng marami na namumuno, matagal-tagal ding ninanamnam ito hanggang sa tuwid tumining wari bang isang aampunin na may kakaibang tunog at kaiba sa paningin. Tila ba kailangan mong magsanay lunukin, sabi niya. Akalain ba niyong makalipas ang apat na taon o halos limang dekada ay pangalang ito'y pag-aagawan at maraming nais na umangkin. Doon niya po dinaan yung kanyang pasaring, no, patungkol nga dito sa agawang nagagana. Pero ngayon, mainit pa rin pinag-uusapan sa social media maging sa usaping batas kung sino ba talaga ang tunay na nagmamay-ari ng It Bulaga. Mainit ngayon ang usapin tungkol kung sino ba talaga ang may karapatang gumamit ng trademark ng It Bulaga, ang titulo ng longest running noontime show sa bansa. Sa pagkalas ni Tito Soto, Big Soto, Joey De Leon at lahat ng co-host ng noontime show sa television and production exponents, Tape Incorporated, producer ng It Bulaga, samot-saring opinion ang lumalabas tungkol dito. Pero sa malalalim na pagsasaliksik, no, ang tunay na makakasagot dito ay ang Intellectual Property Office of the Philippines. Parehong nag-apply ng pagmamay-ari ng It Bulaga trademark ang company na Tito Vic and Joey, Mr. Tobiera at ang tape upang mapasa kanila ang legal ownership nito. Si Tony Tobiera o Antonio Tobiera aka Tony or Mr. T ang dating
tape president at CEO. Sabi ni Tito sa eksklusibong panayam, noong June 1, 2023, nag-apply kami ng Section 41 ng IPO. Anong Section 41? Entertainment Services. Wala ang tape noon. Meron ang tape merchandising goods. Yan ang meron sila. Inapply nila. The truth is they filed for ownership the logo of Eat Bulaga for Goods. They filed pero in bad faith. Bakit? Eh kami nag-umpisa ng Eat Bulaga, sabi ni Tito Sen 1979. Wala naman sila eh. Paano naging silang owner? Di ba ang tingin? Siyempre ngayon, ang tingin legally, ang tingin dyan, they registered in bad faith. Dapat sinama nila kami o kaya kami ang nag-file. Kami ngayon ang separate namin. Yan ang background nun. Very confident daw si Tito na maigagawad sa kanila ang trademark. Pahayag ni Tito, I'm sure and I'm very confident. So sinasabi ng mga lawyers namin, they very confident na we will get it. Kami nag-invento eh. At look at the trademark law. Look at the law. Supreme Court jurisprudence on this kind of issue. It always the inventor is the owner unless you give it up. And also, ito naman po yung ilan sa mga ini-insist ng producers ng Eat Bulaga na tape. Nanindigan naman ang magkapatid na John Halosos at Bullet Halosos na ang Tape Incorporated ang nagmamay-ari ng Eat Bulaga trademark. Marap nga ito noong June 3, 2023 sa isang interview, no? Doon po sa PEP, Philippine Entertainment Portal, kasama po ang President and Chief Executive Officers ng tape na si John Halosos at ang nakababata niyang kapatid na si Bullet Chief Finance Officer ng kumpanya. Mga anak sila ni Romy Halosos Sr. na chairman at majority shareholder na 75% ng tape. Ang trademark ng Eat Bulaga ay isang matinding isyong inilalaban ng TBJ. Pero hindi nagpapatinang magkakapatid sa deklarasyon ni na Tito Vic at Joey na sila ang rightful owner ng Eat Bulaga. Pahayag pa ni John sa kanya pong interview. So ito lang, simple ang legal stand namin dyan. We have the papers to prove that we own Eat Bulaga for 44 years. Dapat silang nag-claim noon pa, why now? Ipinakita ni na John Bullet sa pep.ph ang original copy ng mga logo na nakapangalan sa tape at nakarehistro sa Intellectual Property Office or IPO. Eat Bulaga EB at Eat Bulaga EB yun. So, ilan yan sa mga sinasabi po nitong si Mayor Bullet Halosos sa mga ebidensyang kanyang ilalabas pagka po nagkaroon na po ng pagkakataon na sila'y magkaharap-harap sa korte. Makikita sa website ng Intellectual Property Organization, YIPO, ang detalye ng trademark na Eat Bulaga. Ito ay nakarehistro sa Intellectual Property Office of the Philippines or IPO sa records ng WIPO, ang Eat Bulaga trademark na nakapaloob sa trademark class 1618-25 ay nakarehistrong pagmamay-ari ng Television and Production Exponent Incorporated Tape. Ito po yung isa sa mga claims naman ng Tape Incorporated. Makikita sa kanilang rehistro ang class 1618-21-25 na kasalukuyan nakarehistro sa pangalan nito ay may kinalaman din sa paper, leather, household utensil, clothing, footwear, hedger, and respectively. Ito ang nakatakdang pag-expire ayon pa rin sa WIPO record sa June 14, 2023. Ito po yung sinasabi na parang binigyan lang po sila ng 30 days grace period of time dahil po naghain ng cancellation registration itong si Sir JDL na totoong inventor at may-ari ng Eat Bulaga. Ang class 41 sa application nito ay may kinalaman sa trademark para sa entertainment services. Gayon din ang application ni Joey na meron ding class 41. Ipinakita rin ito ng application nilang apat ni na Joey, Vic at Mr. Tobiera ang tungkol sa trademark class 41. So medyo mabusisi po talaga ang kanila pong laban dito. Pero sabi ang status daw na lahat ng application is pending as of the moment. Ayon po sa IPO PHL Director General Attorney Roel Barba, sa ulit ng Daily Tribune noong June 4, 2023, hindi pa siya makapag-komento tungkol sa aplikasyon kaugnay ng Eat Bulaga trademark dahil pinag-aaralan pa ito ng kanilang adjudication officer. Anya, case is pending now so we cannot comment. Ayaw po nila magbigay ng any statement with regards to this, not unless nasigurado na sila dun sa magiging resulta. So, let us wait for the decision of the case. Samantalang 7 araw nang umiere or almost 8 days today ang Eat Bulaga kung saan ang mga tumatay yung bagong host nina Paolo Contis, Bubay Villar, Betong Sumaya, Kambal,
Cassie Anmabi at Alexa Miro. So, medyo mahaba-haba pa po, no, ang pagdadaanan. Kaya hindi po natin alam kung this coming July, eh magagamit na po ng TBJ ang ito pong tinatawag na trademark na ito. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And please follow me on my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!